Hi, I'm Angela, and I'm going to share my story. Noon ay excited akong pumasok, syempre para matuto at magkaroon ng mga kaibigan. Ngunit sa bawat pagpasok ko sa paaralan, ay salungat ito sa aking inaasahan. Araw-araw ay nakakaranas ako ng pambubuli sa mga kapwa ko mag-aaral. Pakiramdam ko ay may mali sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko hanggang sa unti-unti akong kinakain ng mga negatibong bagay na nasa isip ko. Hanggang sa isang araw, nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Ano po yun? Saan dito yung bahay ni Ma'am Rosemary Galam, nanay ni Angela Galam? Ay, nandun po sila sa loob. Dahil may naghahanap sa'yo. Ano po sila? Good afternoon, Ma'am. Ako nga po pala si Angelica, teacher ni Angela Galam. Ayun po pala, Ma'am. Pasok po kayo. Ano po sa dyan natin? Gusto ko lang sana kamustahin si Angela. Bakit hindi na siya pumapasok? Ha? Hindi na pumapasok? Ilagi yes. Nga siyang nagpapaalam dito para pumasok sa school niya? Oo ma'am, mahigit isang buwan na siyang hindi pumapasok. Tinanong ko naman po siya kung anong problema niya pero ayaw niyang sabihin sa akin. Sure. Ah, sige po ma'am. Kakausapin ko na lang po siya. Magmerinda po muna kayo. Hindi na ma'am, ayos na mag-aalis na din po. Kasi may kakausapin pa. Sige po magulang. Salamat din ma'am. Angela? Ano ba yung problema mo? Bakit di ka na pumapasok sa school? Angela, buksan mo to! Angela? Sorry, Barbara. Kasi yung batang yun. Angela? Angela? Andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Pumunta dito yung teacher mo. Hinahanap ka. Hindi ka na daw pumapasok sa school. Ano pang problema mo? Wala po. Sa akin yung totoo. Ayaw ko na po pumasok. Bakit? Binabully ko nila. Sinong mga bullying mga yan? Mga kaklasmate ko. Sila lang mo ba yung mga kaibigan ng kapatid? Opo na. Pwede mo ba silang kausapin? Para saan naman ba? Para ilabas nila yung kapatid mo kasi mukhang ipalis na ako. May kakausapin ko po sila. Nabalitaan ng aking mga kaibigan sa aking ate ang nangyari sa akin. Kaya agad nila akong hinanap. Angela, saan ka na? Saan? Akala ko hindi na ako magiging masaya muli. Ngunit dahil sa aking pamilya at ng mga kaibigan ko, naisip ko wala namang mali sa akin. Unti-unti namang natunaw ang mga negatibong bagay sa pag-iisip ko sa araw na ito. Masaya ako sa kung anong meron ako ngayon. Bakit ko pahahayaan ang sarili kong malugmo kung may mga taong nagmamahal naman sa akin? Naisip ko na dapat ituon ko na lang ang pansin ko sa mga positibong bagay, sa mga kaibigan at pamilya ko. When you are not feeling good enough, just try your best to remind yourself how far you have come. Start paying attention to what you are rather than what you are not. Start paying attention to the things you have rather than the things you don't. Always remind yourself that you are someone's favorite human being.